Hello everyone, welcome to the subject Understanding the Self. In today's video lecture, we are going to discuss Lesson 8, and this time we will focus our mind on the political self. Okay, so it has been part of our routine that every discussion we try to familiarize our learning objectives, right? So for today's learning objectives, at the end of the lesson, the students or you should be able to, letter A, trace the historical context of the political self of the Filipinos. Letter B, take pride of the Filipino identifying values and traits. And letter C, connect the current trends to the historical viewpoints of independence and liberation. Before I formally start the lecture, let's have a short activity. On the next slide, I will flash an incomplete phrase, and what you need to do is to supplement, add word, or a group of words to construct an idea. Am I making myself clear? Okay, so bring out any sheet of paper na pwede niyong pagsulatan. Okay, so this is the incomplete phrase or statement. You know you're a Filipino if alam mong Pinoy ka kapag... Okay, so paano nyo masasabing ang isang individual ay Pilipino? Okay, so ako muna magbigay ng example. You know you're a Filipino if you eat with your bare hands. Alam mong Pilipino ang isang individual kapag kaya niyang kumain gamit yung sarili niya lang na kamay, even without using spoon and fork. Tama? O, diba? Practice yun ng mga Filipinos or ginagawa natin. What else? You know you're a Filipino if you turn around when you hear and use... Oh, diba? Sa mga Pilipino, kapag nakarinig tayo ng ganun, lumilingon agad tayo. Okay, so it's your turn. Pwede niyong sagutin itong incomplete phrase na to sa may comment box, sa may baba. Okay, so tignan ko, babasahin ko yan kung ano yung mga ilalagay ninyong informations. Okay, so next one, we cannot deny the fact that every Filipino has his or her own identity very much different from other nationalities. His or her values, traits, community life, are the ones that will stand out from the rest of the people. So you have to take note, class, that values vary among individuals and across cultures and time. Magkakaiba tayo ng ugali, okay? Maaring yung isang practice dito sa Philippines, hindi na pala kino-consider as morally right sa ibang bansa. Maaring tama para sa'yo, maaring mali pala para sa kanya. Okay? For example, slurping in Japan. Okay, alam niyo yung slurping, kapag kumakain ka na, may gumagano yung parang may ingay, may sound effect na kasama. Okay, so for Japanese people, kapag nag-slurp or kumakain kayo tapos nag-slurp kayo, gaganon kayo, ibig sabihin, it indicates that you are enjoying the food. But for the Western people or Western countries, when we say Western countries, I am referring to countries in Europe at the same time in America. Okay, so sa kanila, kapag nag-slurp ka bang kumakain, parang it indicates na ang rude mo or ang bastos mo. Okay? Parang nang-iinsulto ka. What else? In the Philippines alone, how can we show our respect to elders? By? Oh, yung pagmamano. Tama. Okay? Yung pagmamano. How about in Korea? Paano nila pinapakita yung respeto nila sa elders? By? Yung bowing or yung pagbabaw. Tama? Oh, from here pa lang, makikita nyo na ay nagvavary pala yung practice, yung values ng bawat nationalities, ng iba't ibang individuals. Okay? So dito mapapansin ninyo na hindi pare-pareho. And another example, for countries such as Middle East, Sri Lanka, India, and parts of Africa, very particular sila sa paggamit ng kanilang right hand and left hand. Okay? So yung left hand, ginagamit lang nila yan for toilet purposes kapag sila iihi or di kaya kapag sila tinatawag ng kalikasan. Okay? And then yung right hand nila, gagamitin nila yan for other things. For example, maglilinis ng bahay and lalo na kapag kakain. Okay? Kasi ang kanilang paniniwala, yung left hand, madumi daw ito. Kasi ito yung ginagamit nila sa pag-ihi or di kaya kapag sila ay tinatawag ng kalikasan. Okay? So, kapag ka ganun daw, laging right hand ang gagamitin. Yung left hand, ito ay parang naka-reserve lang for toilet purposes. Kasi pag ginamit mo yung left hand mo sa pagkain or di kaya sa ibang bagay, parang in-indicate niya na bastos ka or pwede rin nang i-insulto ka. Okay? Kasi ang notion nila, yung left hand, madumi daw ito. What else? You know what? In Indonesia, yung mga bagong kasal sa kanila, 3 days silang hindi pwedeng pumunta sa toilet.
Okay? Kaya after ng kanilang wedding, binabantayan sila ng kanilang family members, particularly yung kanilang parents, na hindi sila pupunta sa CR. So, dito parang nakikurious din ako, no? So, paano din kapag naiihi sila or di kaya tinatawag sila ng kalikasan, bawal silang pumunta sa CR for 3 days? Kasi kapag daw pumunta sila, parang kinoconsider yun as bad luck for their marriage. So, parang ang tendency, hindi sila magtatagal. Okay? But you know what? One thing is sure, my dear students, okay? Values are universally recognized as a driving force in ethical decision making. So, you know what? Our values kasi, it form the foundation of our lives, okay? So, itong mga values na to, it dictates the choices we make and determine the direction that our life takes, di ba? Yung values kasi natin, it influence our decisions related to our relationship, to our career, and other activities we engage in. Diba, bago natin gawin ang isang bagay or bago natin gawin ang isang desisyon, lagi nating iniisip, ay teka lang, tama ba itong gagawin ko? Ay teka lang, meron bang ang consequences itong gagawin ko? Ay may masasaktan ba or may ma-offend ba pag ginawa ko to? Okay, next one. The Filipino value system or Filipino values refers to the set of values or the value system that a majority of the Filipinos have. Okay, so basically, Filipino values or yung pag-ugali ng mga Pilipino. Siyempre, dito na papasok yung ating ideologies, yung mga sarili nating prinsipyo sa buhay, what else? Yung ating moral codes, yung mga etiquette, okay? Yung mga tama, yung mga ginagawa natin. At the same time, yung mga kinoconsider natin na mali, okay? And even our personal values, okay? So, you have to take note, class, that values are beliefs that motivate people to act one way or another. Okay, so sabi ko nga kanina, it's the foundation. At the same time, it serves as a guide for human behavior. Okay, so your values are the things that you believe are important in the way you live and work. Okay, so our values inform our thoughts, words, and actions. Okay, so you have to take note also, our values are important because they help us to grow and develop. Okay, so they help us to create the future we want to experience. Sabi nga nila, yung decisions na ginagawa natin sa buhay, it's a reflection of our values and beliefs. Okay? Next one, Filipino values are centered at maintaining social economy, motivated primarily by the desire to be accepted within a group. Ideally speaking, because we want to be accepted, because we want to fit in to this society. Ang tendency kasi, kapag nag-diverge tayo sa kung ano yung common accepted sa society, nade-develop yung concept natin ng hiya. Ang lagi nating concern is the approval of society where we belong to. Tama? Alam ko mag-agree kayo dito. Gusto natin tanggap tayo, at the same time, gusto natin hindi tayo naiiba sa ibang tao. Ito ha, real talk tayo. This is because we care about what others will think, say, or do to us. Tama? Lagi nating iniisip na, ay, ano kayang iisipin ng ibang tao pag ginawa ko to? Okay? So, next one, we also have here the kinds of family in the Philippines. Siguro yung iba sa inyo hindi alam na meron palang kinds of family in the Philippines. Okay? So, ito naman, very basic lang ito. Okay? Na alam ko naman, makaka-relate kayo kasi hindi siya ganun kahirap intindihin. Okay, so we have the nuclear family or nuclear family. Okay? So, the nuclear family is the traditional type of family structure. Bakit siya tinawag na traditional? It's because ito yung typical family structure na nakikita natin. Okay, ito yung merong both parents, meron si father, meron si mother, and yung kanilang mga supling or yung kanilang anak. Okay, that is nuclear family. Very simple lang, okay? As simple as that, hindi na kailangan ng marami pang explanation. That is nuclear family. We also have single parent family. So from the word pa lang na single parent, parang alam niyo na agad yung ibig sabihin. Okay, so the single parent family consists of one parent raising one or more children on his or her own. So basically, isa lang yung parent, pwedeng mother, pwedeng father, and then yung kanyang mga anak. Okay? And then we also have extended family from the word extended. Okay? Marami sila. Okay? Dito sa extended family, an extended family is a family that extends beyond the nuclear family. Okay, kasi sa nuclear, merong both parents and then yung mga anak. Pero dito, it consists of parents like father, mother, and their children. And kasali na dito si tito, si tita, si lolo, si lola, mga pinsan na nakatira sa iisang tahanan. We call it as extended family.
Okay, we also have childless family from the word childless, walang anak. Okay, so while most people think of family as including children, there are couples who either cannot or choose not to have children. So you have to remember two reasons yan. It's either hindi sila nagkakaanak talaga, hindi binayayaan, or choice nila na hindi magkaroon ng anak. Pero parang lungkot, no? Kung dadalawa lang sila. Anyway, we also have step family. Okay? Dito ko na ipasok yung meron tayong concept na stepfather, stepmother. Okay? So a step family, also known as blended family, bonus family, or insta family. Napakaraming synonymous terms, okay? It's a family where at least one parent has children that are not biologically or adoptive related to the other spouse, okay? Either parent or both may have children from previous relationships or marriages. Okay, para hindi kayo ma-confuse, ganito lang naman yan. For example, si mother, meron siyang unang asawa. Doon sa una niyang asawa, nagkaroon siya ng anak. Ngayon, si mother nagkaroon ng pangalawang asawa. Kasama niya na ngayon yung anak niya doon sa una niyang asawa. Okay? Ngayon, syempre, pag sinama niya yung anak niya doon sa pangalawang niyang asawa, kinoconsider natin yun at step family. So, parang yung bata na anak doon sa unang asawa, magiging stepfather niya na ngayon yung bagong asawa nung kanyang mother. Pwede rin naman sa lalaki, di ba? Kung si father nagkaroon rin ng anak doon sa unang asawa, then nagkaroon ng second wife, okay? So si bata, yung bata, i-consider niya ng stepmother niya yung bagong asawa ng kanyang father. Okay? We call it as step family. Okay? So, we also have grand family. Oh, yung dito na papasok si lolo at si lola. Many grandparents today are raising their children for a variety of reasons. The parents are not present in the child's life. So, basically, ang nagpalaki sa mga bata, si lolo at si lola. Okay, so those are the kinds of family in the Philippines. Napaka-basic, right? Hindi na masyadong need ng deeper explanation. Actually, from the word itself pa lang, alam nyo na agad kung ano yung ibig sabihin. Siguro ang bago lang naman sa inyong term dun is the nuclear family. Okay, and the rest of the kinds of family, familiar na sa inyo. Anyway, yung nuclear family lang naman, isipin nyo lang dun, it's the traditional type of family. Okay, and then we also have here the Filipino values. Okay, enumerate natin yung mga Filipino values or yung pag-uugali ng mga Pinoy. Number one, we have the pakikipagkapwa-tao. Okay, so this is the shared sense of identity and consciousness of the other. It means treating others with respect and dignity as an equal, not someone below the individual. Okay, so may I ask you, when you hear the word pakikipagkapwa-tao, anong una niyong naiisip? Okay, when we say pakikipagkapwa-tao, kasi my dear students, it means marunong kang makisama. Okay, marunong kang makihalubilo sa kapwa mo. Nandun yung kakayahan mo na umunawa sa nararamdaman ng ibang tao. Okay, may pagmamalasakit ka, marunong kang makiramay. That is pakikipagkapwa-tao. Okay, and you treat others with respect and dignity as an equal. So, hindi mo finifeel na superior ka sa ibang tao, hindi mo rin naman finifeel na inferior ka. Kumbaga, pantay-pantay kayo. And then we also have family orientation. Okay, the basic and most important unit of a Filipino's life is the family. Alam nyo naman, tayo mga Pinoy, napaka-family oriented natin. Kapag usapang pamilya yung pinag-uusapan natin, nagiging emotional tayo. Okay, you know what? If we try to compare the setup of our family to the Western countries, there is a huge difference. Okay? In our country kasi, if you turn 18 years old, you are not expected to move out or leave your parents' home. Yan ang practice natin sa Philippines, tama? Ilang taon na ba ang majority ng first year students ko ngayon? I think nasa 18 years old na kayo, tama? And if I'm going to ask you, do you still live in the house of your parents? Probably most of you will give an answer yes, tama? Lahat kayo nandun pa rin nakatira sa parents ninyo. Okay, and what usually happens when our parents are old and cannot even take care of themselves anymore, sinong nag-aalaga sa kanila? Tayo, right? Tayong mga anak. So, very real lang sa mga Pinoy yung dinadala yung kanilang parents sa home for the aged. Okay, but you know what, class? In Western countries, they don't practice this one. Sa ibang bansa, particularly sa mga Western countries, kapag matanda na si mother or si father, ihihiwalay na siya sa sarili niyang pamilya. Kaya uso sa kanila yung home for the aged. But in the Philippines, the practice of separating the elderly from the rest of the family is often looked down upon in Filipino society.
Okay, sabi ko nga, tayo mga Pinoy, napaka-family-oriented natin. But you know what? There are also countries around the world na kapag 18 years old ka na, kailangan mo na talagang humiwalay sa iyong pamilya. Ang kagandahan dito, merong support sa iyo ang government. Okay, bibigyan ka ng allowance. Okay, di ba ang ganda nun? Magiging independent ka na. Okay, what else? We also have joy and humor. Okay, yung pagiging masiyahin, tawa ng tawa na pag-uugali ng mga Pinoy. So, this famous trait is the ability of Filipinos to find humor in everything. It sheds light on the optimism and positivity of Filipinos. Basically, kasiyahan nating mga Pinoy. Alam nyo kasi, class, we Filipinos, we have a cheerful and fun-loving approach to life and its ups and downs. Okay, kahit anong breakdowns yan, anong struggles, anong challenges, nagagawa ng Pilipino na itawa lang. Okay, kumbaga andun yung positive view natin sa buhay. Actually, parang it's innate nature na sa ating mga Pinoy ito na we laugh even in the most trying of times. Makaranas man tayo ng sakuna, bagyo, lindol, baha, at kahit anong problema yan, nagagawa pa rin nating maging masaya, nagagawa nating tumawa at maging positibo sa buhay, right? O, alam ko na mag-agree kayo dito. Next one, we also have flexibility, adaptability, and creativity. Okay? So, studies show that Filipinos often have an aversion to a set of standardized rules or procedures. They are known to follow a natural clock or organic sense of time doing things. They are present-oriented. Okay, from the word flexible tayo, mabilis tayong maka-adapt sa ating environment kahit saan lugar tayo pumunta or saan tayo tumira. And napaka-creative din nating mga Filipinos. Okay, so we Filipinos have a great capacity to adjust and to adapt to circumstances and to our environment. Magaling tayong makibagay at marunong tayong mag-adjust with other nationalities. Kaya minsan yung mga ibang lahi, bilib na bilib sa mga Pinoy. Lalo na yung mga OFW natin, di ba? Ang galing nilang mag-adjust kapag nasa ibang bansa na sila. Kahit na nami-miss na sila yung family nila or kahit na homesick na sila, andun pa rin yung kakayan nila na mag-adapt, mag-adjust sa environment. Alam nyo, tayong mga Filipinos, kahit na meron tayong mga unplanned or unanticipated events or yung mga unexpected circumstances, all of these are never overly disturbing or disorienting to us. Kasi nga, flexible tayong mga Pinoy. So, we can adjust to whatever happens. And we are also creative. We are resourceful. We are quick learners, o, diba? And we have the ability to improvise and make use of whatever is on our hand in order to create and produce. Okay? Kaya nga, bilib na bilib ang mga ibang lahi sa atin, di ba? Kahit konti lang yung materials or incomplete yan, magagawan at magagawan yan ng paraan ng isang Filipino. We also have faith and religiosity. Okay? So, Filipinos have a strong faith in God as seen in their various practices. So, we Filipinos, we have a deep faith in God. Actually, we are considered as one of the most faithful people in the world. Wow! Okay? So, whatever our religion is, we remain faithful and we don't lose hope for a better tomorrow. Kahit anong religion pa natin, hindi na babago or hindi na babawasan yung faith natin kay God. Okay? So, our faithfulness and hopefulness keep us positive, peaceful, what else? And determined to achieve our goals no matter how impossible they may seem. O, diba? Kasi naniniwala tayo sa plano niya. Kapag may problema tayo, lagi nating sinusurrender sa kanya. Okay? Tama? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. So, even in the midst of the most trying moments, our faith remains steadfast. Okay? So, this reflection of our strong faith in God are seen in our various practices. Diba? Kung mapapansin nyo, meron tayong Sunday Mass. Every Sunday, nilalaan natin yung araw na yun kay God, di ba? Na parang yun yung way natin para magpasalamat, para humingi ng guide, and everything. Okay? And then we also have yung pagdadasal or yung prayer, di ba? Halos everyday nga nagpe-pray tayo. We also have yung different sacraments, yung mga church holidays, and then yung mga practices ng mga Filipinos during Holy Week. Okay? And the next one, we also have ability to survive. The Filipinos develop a sense of resourcefulness or the ability to survive with whatever they have. So somehow parang may pagka-similarities yung concept nito dun sa may flexibility, adaptability, and creativity. Okay, so we Filipinos have the ability to survive. Kaya nating makasurvive sa kahit anong challenges ng buhay. Okay, and
This is manifested in our capacity for endurance despite difficult times. Okay, so tayo mga Pinoy, we have the extraordinary ability to make something out of almost nothing, di ba? Kahit na sobrang hirap, di ba? Many of us Filipinos still survive. Just like for an example, Filipinos can even make a livelihood from garbage dumps or yung pagbabasura, di ba? We have this saying nga na may pera sa basura, but you know what? In other countries, pagbasura na yan, wala na. Hindi na yan mapapakinabangan. Pero sa mga Pilipino, okay, kaya natin itong gawan pa ng paraan. So we have survived many invaders, di ba? Ilang best time sinakop ng mga dayuhan. Nakasurvive naman tayo, di ba? Ang daming oppressors na pumunta dito sa Philippines, ang daming natural calamities na na-experience ng mga Pinoy, and hindi nawala yung ating hope, okay? Hindi nawala yung ating determination na malalampasan din natin lahat ng to. It's the ability to survive, okay? And then we also have hard work and industry, pagiging masipag, okay? So Filipinos are very determined and persevering in accomplishing whatever they set to their minds, okay? So Filipinos over the years have proven time and time again that they are people with industrious attitude, okay? Tayo mga Pinoy, likas na masisipag. A good example of this, yung mga Filipino farmers natin na kahit limited lang yung benefits na nakukuha nila from the government, hindi na babago yung kanilang or hindi na babawasan yung kanilang kasipagan. Okay? And yung mga OFW natin, di ba, na nagsasacrifice for the family, yung tipong kahit miss na nila yung kanilang pamilya, gusto na nilang umuwi, but they have to endure the pain and sadness, di ba, para lang sa family, di ba nga? Tayo ay family-oriented din kasi. Okay? So, we Filipinos are hardworking people to the fact that, you know what, we are willing to work several times to almost whole day just to feed our families. That's how Filipinos are. Dumadating pa sa point na nag-overtime yung mga Filipino workers kasi gusto natin within this day matapos na lahat. Okay, para kinabukasan, ibang task na naman yung gagawin. And we also have this value, yung hospitality. Okay, alam ko very common sa inyo ito at alam kong hindi ito yung first time na marinig nyo ito or ma-encounter. Okay, so hospitality, Filipinos have been known to be amazingly friendly to strangers. They treat visitors, foreigners, or guests as if they have known them already. Actually, this is one of the most popular qualities of Filipinos, okay? So, yung mga foreigners who have gone to the Philippines find themselves falling in love for our hospitality. It's a different kind of values which already existed thousands of years ago, okay? So, according nga sa mga foreigners na pumunta dito sa Philippines, we are friendly daw, pala kaibigan daw tayo, even if hindi nila masyadong alam itong place na to, okay? So, na-experience daw nila yung feeling of belongingness, na feeling nila hindi sila kakaiba, feeling nila tanggap sila at welcome na welcome sa Philippines, okay? Indeed, the legendary Filipino hospitality is not limited to the Philippines only. It is everywhere, wherever there are Filipinos. Kahit sa ang lupalop yan ng mundo, yung pagiging hospitable ng mga Filipinos, hindi yan nawawala. Okay? And then we also have here yung highlights ng discussion natin, the positive Filipino values and the negative Filipino values. Okay? So, unahin natin yung mga positive and then later on, makikita nyo rin yung mga negative values ng mga Pinoy, yung mga hindi kagandang pag-ugali ng mga Pinoy. So, ang kagandahan dito na babalanse. Hindi lang sa positive, meron ding negative. So, later on, yung iba dito siguro makaka-relate. Okay? And try to reflect kapag na-encounter nyo na yung mga negative Filipino values. Okay? So, let's start with hospitality again. Okay? So, no more further explanation about this one kasi katatapos lang kanina. Okay? So, allow me to read. A Filipino host will always offer food to a guest or to anyone. Foreigners who have gone to the Philippines find themselves falling in love with the warm hospitality shown to them. It's a different kind of value system which has existed for thousands of years. Okay, ito na lang, in the Philippines alone, kapag kayo, may dear students, pumupunta sa bahay ng inyong classmates or di kaya may overnight, di ba? Ang tendency, i-welcome kayo nung parent, nung classmate ninyo or di kaya kung sino man yung nandoon. And then, they offer snacks or food, di ba? And then, magtuturoan pa kayo ng mga kaibigan mo na ikaw na mauna, okay? And then, kapag sinabihan na kayo na, kain na kayo, kay mahiya,
ay okay lang dita, busog pa po kami, o nagkakahiyaan pa kayo, nagtuturuan pa, okay? Pero deep inside, nagugutom na, friend, mauna ka naman na, o nahiya lang kasi ako, okay? From there pa lang, makikita nyo na yung pag-uugali ng mga Filipinos, pagiging hospitable, okay? Yung wina-welcome natin, yung mga kahit hindi na malapit sa atin, kahit sino yan, okay, wina-welcome natin, pinapa-feel natin sa kanila na they belong to us, na hindi sila kakaiba. Another positive Filipino value is respect. This is often observed not just by younger people but also by people of all ages, okay? So kanina, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, in the Philippines, how do we show our respect to elders? By pagmamano, okay? And for other countries such as Korea, siguro sa Japan din, particularly sa East Asia talaga, yung kanilang pagbabaw, okay? So magkakaiba tayo ng way kung paano natin ipakita yung respect natin sa ibang tao. Children or young adults also show respect by putting their elders' hands on their foreheads in the form of mano po, okay? So ganito tayo rumispeto sa mga matatanda. Kahit matatanda na nga, di ba? Kahit yung mga mother natin nagbe-bless pa rin kila lolo or kila lola. Okay? So, Filipinos also show respect at work by making a bow to their employees. So, may mga workers din na kapag nakita nila yung kanilang head or yung kanilang superior, nagbabaw din sila. Okay? Pero, hindi lahat. Okay? Kasi sa Philippines, parang ang way lang dito is yung mag-greet ka lang. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Okay na yun. Okay? Bihira lang yung may nagbabaw talaga. Okay? And then, we also have strong family ties and religion. So, parang combination na to nung kanina. Family-oriented and faith and religiosity. So, Filipinos value their families so much that they tend to keep families intact through generations. Sabi ko nga kanina, family-oriented tayo mga Pinoy. When it comes to family, nagiging emotional tayo. Tipong lahat gagawin natin for the family. Okay, so families go to church and pray together because their religion is important and creates a strong bond, marking God as the center of their lives. Okay, so hindi na nawawala ito yung pagiging faithful natin and religiosity. At every Sunday, pumupunta tayong lahat sa simbahan para magdasal. Okay? We also have generosity and helpfulness, pagiging mapagbigay. Okay? So, during special occasions such as birthdays or fiestas, parties when people from other places visit your home to celebrate with you, there are lots of foods specially prepared for everyone. Okay? So, friends, family, friends of friends, and even strangers can gather and they are always willing to share food and help out. Ito na observe natin tuwing fiestas, 'di ba? Yung kahit galing sa kabilang barangay, hindi natin kilala, pero 'di ba, tinatanggap pa rin natin, "Oh, kain lang kayo." Yung iba pa nga magdadala ng plastic, okay? Para pang take out. Oh, Mars, alam mo na, may plastic ako dito. Baka naman. And then, yung iba naman, Mars, may ano ba kayo dyan? Shanghai. Okay, so ganun ang mga Pinoy. Okay, mapagbigay. When a neighbor is in trouble, Filipinos are always ready to help them. Okay, as long as kaya pa natin, willing tayong tumulong. Okay, kahit nga sa social media, di ba, kapag ka may mga nagpo-post na kailangan nila ng financial needs for their hospital bills o di kaya other matters pa, di ba, pinopost, then sinishare, and then kung meron tayong extra, binibigyan natin. Okay, o kahit lang nung ano, di ba, nung mga recent typhoons, di ba, nung bumaha pa sa Cagayan, ang daming nag-volunteer, ang daming nagbigay ng mga relief goods. Okay, so likas sa mga Pinoy yung pagiging mapagbigay daw. Okay, we also have a strong work ethic. One example of a hardworking person is a farmer. Dagdag ko na rin mga OFWs natin. So, sa farmers kasi, they earn so little but they still work very hard even without much compensation. Sadly, ang mga farmers natin ngayon, kumbaga yung benefits na in-offer sa nila ng government, hindi enough, okay? Actually, yung mga kinikita nila ay napakababa lang, okay? Ang hirap pa rito kapag bumagyo or di kaya bumaha, yung mga inani nila nasasayang lang din kapag hindi pa naagapan, okay? So, Filipinos always find creative ways to earn a living, which is very much true, di ba? For example, nagkikreate tayo ng mga small business from their home where they sell foods or other items for the convenience of their neighbors. So, kahit ano pa yan. Ngayon, nausong online selling, talagang gagawa at gagawa ng paraan ng mga Pinoy para lang maka-earn or diba, para kumita. Kasi ang goal naman natin dito is makaraos sa pang-araw-araw at the same time makakain. Diba?
Kaya kayo, i-appreciate nyo yung efforts ng inyong parents, family, okay, yung ate, kuya, si papa, si mama. Lahat ng effort nila na ginagawa for you. We also have loving and caring, okay? So, mapagmahal at maaruga daw ang mga Pinoy. Okay. So, let's start with men. Okay, ladies na nanonood ngayon, mag-react kayo kung ito ay totoo. So, men are so sweet and romantic when it comes to love. Okay, so they will send their beloved flowers or magbibigay daw sila ng flowers sa kanilang mga loved ones, particularly sa kanilang mga special someone. Okay, bring her to a very romantic place, text her sweet quotes, and tell often how special she is to them. Oh, agree or disagree? Okay, sa ibang sections nung diniscuss ko to, sabi ng mga ladies na students ko, sir, sa una lang yan. Sa una lang daw sweet, sa una lang daw romantic. Pag nagtagal, wala na. Okay, next one. On the other hand, a gentleman na nanonood ng discussion na to, try to react also. Filipino women are also romantic and very caring, which often makes foreigners want to marry them. Okay, very common naman na may mga foreigners na nainlove sa mga Filipina. Okay, minsan ba nga pag nakakita tayo sa social media ng ganito, ang caption natin or comment, meron na namang nairaos. Okay, meron na namang naiangat sa kahirapan. Okay, tayong mga Filipinos talaga pagdating sa kalokohan, hindi nagpapatalo. Okay, so women tend to prepare dinner before their husband comes home, or dagdag na lang din natin kung hindi pa husband yung kanilang loved ones or special someone. Okay, nagpe-prepare daw sila ng food, pinagluluto daw yung kanilang special someone. They are loving and value the relationship, always staying faithful to their husbands or partners. They love deeply and sincerely. Okay, na bahalang mag-react dito ha, kung totoo or hindi. Pero ang point lang naman dito, ang mga Pinoy daw ay loving and caring. We also have bayanihan system. Okay, so hindi lang naman ito yung first time siguro na-encounter nyo na yung word na bayanihan. Kahit siguro nung elementary kayo, narinig nyo na yung term na bayanihan. Okay, a certain task is effectively and easily completed if everybody shares his or her time, effort, and money to expedite the completion of a task. Pag sinerge nyo sa internet yung bayanihan, hindi mawawala yung ganitong picture. Yung meron silang binubuhat na bahay or bahay kubo and then nagtutulungan sila. Okay? So, sa ating mga Pinoy, lagi tayong nagtutulungan para mabilis matapos ang isang bagay, di ba? Okay? Then we also have pakikisama or conformity among the Filipino values. Marunong tayong makisama, makibagay. This is a positive way of yielding to the group's unanimous or majority's decision so as to complete a task. Without it, there would be disunity in the group. So tayo, marunong tayong makibagay. Yung tipong pag in-invite tayo or merong gustong gawin yung kasama natin, lagi nating, tawag dito, kumbaga pumapayag tayo. Okay? Kasi andun yung feeling natin na, baka sabihin nila KJ ako, minsan lang naman to, sige, pagbigyan ko na lang sila. Okay? Lagi tayong on the go, di ba? Yan, that is pakikisama. Okay? We also have SIR or smooth interpersonal relationship. So this is a value on good relationship with people. SIR is characterized by the use of go-between and euphemism. The use of go-between necessitates the hiring of a third party to act as a bridge or referee to assuage of a person's bruise, heal a wound in his relation with people whose goodwill is important. So, ganito na lang isipin nyo sa SIR. For example, tatlo kayong magkakaibigan, yung dalawang mga kaibigan hindi magkasundo or merong hindi pagkakaunawaan. Ngayon, as a friend, concerned ka sa kanila, ang gagawin mo, pagbabatiin mo sila. Okay? Kumbaga, ikaw yung papagitna. Kumbaga, ikaw yung magiging communicator dun sa dalawa. Uy, nagsusorry na siya. Hindi niya naman daw sinasadya. Uy, sabi niya, sorry na daw. Something ganyan. Okay? Parang pinag-aayos mo yung relationship. Okay? Kasi gusto natin, or parang vina-value kasi natin, yung friendship. Okay? Na ayaw nating masira. And then we also have pakikiramay. So this is a sympathetic attitude to another person and it is emphasized by the statement, di ka nag-iisa. Okay? So dito na papasok din si sympathy and empathy. May I ask you, is there a difference between sympathy and empathy? Hindi to pareho ha. I mean, meron pa rin silang pinagkaiba. Okay? So when we say empathy, I know exactly how you feel. So sa empathy, you are trying to put your own shoes to another person. For example, namatayan yung isang kaibigan mo. Okay? And then ikaw,
Masasabing mong empathy yung pinapakita mo kapag ka alam mo yung nararamdaman niya, alam mo yung sakit, alam mo yung feeling ng nawalan kasi ikaw mismo naranasan mo. Okay, dito nga sa picture kung makita niyo, I know exactly how you feel. Alam ko yung feeling ng mawalan, alam ko yung feeling ng lungkot, alam ko yung feeling ng lahat ng nararamdaman mo ngayon kasi ako mismo naranasan ko. Kaya kung tatanungin kayo, alin ang mas mabigat dyan or mas matimbang, empathy or sympathy, your answer is empathy dapat. Okay? And then sa sympathy naman, tignan nyo dyan, I'm so sorry. Alam mo lang yung feeling, alam mo lang yung lungkot niya, alam mo yung pakiramdam, pero hindi mo pa nararanasan. Okay? Kumbaga, dinadamayan mo lang siya kasi nalulungkot siya. Okay? Nagigets natin? Okay. So, on this part, okay, dito na tayo sa may negative Filipino values. So, kung kanina ang dami nating positive values, kumbaga masyado tayong na-overwhelmed sa pag-ugali ng mga Pinoy, syempre, balansehin natin. We also have negative Filipino values, mga negatibong pag-ugali ng mga Pinoy na hindi masyadong kagandahan. Unahin na natin dyan, the crab mentality. Okay. So, hindi ko alam kung first time nyo itong maririnig, pero siguro some of you here alam na ang ibig sabihin ng crab mentality. Okay, so allow me to read. There are some of us Filipinos who got a bitter view at competition that if we cannot win, then no one will. Instead of helping each other to be successful, we even make ways to pull them down, like discourage them from taking great opportunities or destroying their image. This is because we want to be the only one at the top. Okay, so ito yung mga Filipinos daw na nai-insecure, na nai-inggit sa kapwa nila. Yung tipo bang ayaw nilang malamangan sila. That is crab mentality. Kumbaga, laging nilang gusto na sila lang yung spotlight, sila lang yung bida. Okay, na teka lang, ako lang dapat yung nasa taas. O, hindi mo deserve yan. Okay, mga ganong tao. Ito yung mga tipong nai-insecure, yung tipong kinoconsider kayo as competitor, na naiinggit lagi kapag meron kayong achievements. Ano yung sabi natin? Nausa to yung caption sa Facebook. Kapag inggit, pikit. Okay? So, meron at meron mga tao na hindi masaya sa achievements ninyo. Okay? Kaya minsan, parang ang hirap mag-post din sa social media. Ano yung mga achievements mo? Diba? Kasi meron at merong taong maiinggit, meron at merong taong sisiraan ka. Okay, so yun ay crab mentality. And kino-consider to as negative Filipino value. Meron at meron mga Pinoy na ganito yung kanilang pag-uugali, ganito yung kanilang mindset. Okay, we also have procrastination or manana habit. Basically, my dear students, ito yung pagiging tamad natin mga Pinoy. At dito, natatamaan din ako minsan. Okay, so for example, look at the government projects which have been left undone for years. If only they were completed immediately, then many Filipinos would have already benefited from them. Okay, so this is also true with many of us. Instead of working on a task while there is much time, we wait for the deadline because we feel lazy to start on them or we want to use the time in other things. O, wag na tayo lumayo. Sa inyo na lang. Okay? For example, nagbigay si teacher ng activity. Okay, class? The submission of your activity is on December 17. O, let's say ang date pa lang ngayon is December 7. Okay? So, titingin naman kayo sa calendar. Ay, malayo pa ang deadline. Okay? Saka ko nagagawin yan. Okay? Deserve ko mag-binge watch sa Netflix ngayon. Ayan. Yan ang gagawin. Manonood kahit na hindi naman busy. Okay? Or ano pa ba? Labas na lang muna ako. Punta tayo sa mall. I-chat yung kaibigan. Friend, punta tayo sa mall. Mars. Tara, gala tayo. Okay? So, ganun tayo mga Pinoy. And then, fast forward. Pagdating na ng December 15 or 16, ayan, anong gagawin natin? Magkakram tayo, magrarush tayo, and then sinong sisisi natin? Sarili natin. Ala, sana pala ginawa ko na noon. Kasalanan mo yan. Okay? So, ganun tayong mga Filipinos. Procrastinate pagiging tamad. Yung tipong may time naman sana tayo, hindi tayo busy. Kung pwede na sanang gawin ngayon, antay na lang natin yung deadline. Okay? Then, dun tayo magrarush. Okay? May nabasa pa akong caption. Meme sa Facebook na nagiging productive daw tayo kapag ka malapit na ang deadline. Okay? We also have here, bahala na or come what may habit. So, this is another habit that destroys the image of Filipinos. Instead of doing something to make things happen, we tend to just leave the outcome to whatever could happen. Okay? This is another habit that destroys the image of Filipinos. Instead of doing something to make things happen, we tend to just leave the outcome to whatever that could happen, come what may.
we say, okay? So, alam nyo kasi yung term na bahala na, na-derive yan sa word na bathala na, or dun sa supreme being. Like, sinusurrender na natin lahat ng mga bagay sa supreme being na, kayo na pong bahala, Lord. Diba? God, kayo na pong bahala. Diba? Lagi natin tong sinasabi. Or, siguro, even up to this day, naging expression ito. Diba? Bahala na, bahala na. Okay, so for instance, ito ang magandang example sa inyo, students. Instead of studying for exams, some students may spend more time in computer games and gimmicks, pwede na natin idagdag dito social media, online games, while leaving their chance of passing the exam to luck. We could attribute this habit to faith, reasoning out that God will help us become successful. Yun nga, yung sabi ko kanina, sinusurrender na lahat kay God. Lord, God, o kayo na pong bahala. Okay? So, dito sa bahala na, parang nagiging kampante tayo. Okay? Nagiging kampante daw tayo. Lahat na lang sinusurrender natin kay God. And then, we also have ningas kugon. Actually, yung term na ningas kugon, ang ibig sabihin nito is a kugon grass. Okay? Burning kugon grass. Okay? So, this flaming grass quickly burns out. And this best describes one of the worst Filipino traits. Okay, that is ningas kugon. So, ang ningas kugon, most of us are very good at this. We are excellent at starting projects or idea execution. Nevertheless, after a few hours or days, we lose the excitement and we become too lazy to finish what we have started. So, ganito lang sa ningas kugon. Kumbaga, sa una, andun yung excitement ninyo, binigyan kayo ng task or activity, excited kayo, andun kayo sa momentum na gustong tapusin. Pero, after several hours or days, nagiging tamad na kayo. Okay, so, para mas mag-gets nyo, intindihin nyo yung nasa picture, di ba? Malapit niya nang makuha sana yung kayamanan or yung diamonds. Okay, na-excite siya nung una. Pero, nung kung saan malapit na sana niya makuha, doon na siya huminto. Parang tinamad na siya. So, somehow, para rin siyang procrastination. Yun nga lang, sa procrastination kasi, inaantay nating malapit yung deadline bago tayo kumilos. Okay? Dito sa ningas kugon, ginagawa naman natin agad. Yun nga lang, pagkalaan ng ilang araw or ng ilang oras, nagiging tamad na tayo. Kumbaga, nawawala na tayo sa momentum na tapusin yung isang task or activity. Okay? So, that is ningas kugon. Huwag kayong makakonfuse dun sa crab mentality, manya na hamit, ningas kugon. Alam ko, may tendency na makonfuse kayo kasi yung mga terms ay hindi siya familiar. Okay? We also have Filipino time. Okay? So, kung titignan niyo yung picture dito, whatever, I'm late anyway. So, hindi nakaayos yung orasan. So, the Filipino time is usually associated with tardiness, yung pagiging late. Okay? For instance, when the invitation says the program will start at 7 p.m, it is expected to begin at 9 p.m. Another one, when the date is set at 3 p.m, the partner will arrive at 5 o'clock. So, this has not only caused conflicts in relationships, it also discourages others, including foreigners, from getting involved in supposedly productive activities as too much time can be wasted on waiting. You have to remember, time is gold. Okay, magulat na lang kayo, halang bilis ng oras. Okay, hindi nyo napapansin. Okay, so Filipino time, ito yung mga beshi ninyo, yung mga friends ninyo na pag tinanong nyo or nagchat kayo, Besh, nasaan ka na? Ay, on the way na ako. Nandito na ako sa may kalye komersyo. Yun pala, naliligo pa lang or nagbibihis. Okay? That is Filipino time. Okay? Likas sa mga Pinoy na minsan, talagang may tendency na maging late tayo. Siyempre, kapag late tayo or late nag-start ang isang bagay, nasasayang yung oras, di ba? Ang dami na sanang natapos, pero parang mas lalong kumukunti or marami tayong hindi natatapos or to make it simple, hindi tayo nagiging productive kapag late na tayo sa mga bagay-bagay na nag-start or nagsimula. Okay? And then we also have chismis or okay, yung gossip or gossiping o yung mga concept nyo ng marites ngayon. Okay? So, Filipinos are fond of talking about others' business. Yung tipong ang aga-aga, merong mga chismoso at chismosa sa labas ng bahay. It is not true that only women are into gossiping. You have to remember, kahit lalaki, chismoso din daw yan. Okay? So, sadly, this does not bring any good to the subjects. Secrets are brought out. Yung mga sikreto na ilalabas. Eh, paano pang sasabing secret? Hindi na pala secret. Okay? Failures and flaws are emphasized and relationships are destroyed. Ito yung worst. Gossips are passed around, they tend to be twisted until the final story becomes too far from the original, thus causing more
Dummage. Yun ang mahirap kapag chismis. Nag-iiba-iba ng version. Iba yung version ni Maria dun sa version ni Teresa sa version ni Anna. Nag-iiba-iba, nagkakaroon ng twist. Okay? Yan ang mga malala sa mga Pilipino eh. Ito talaga, likas sa mga Pinoy din ang pagiging chismoso at chismosa. Oh, yung mga senaryong ganito or yung mga dialogue. Mars, alam mo ba kagabi, nung isasara ko na yung tindahan, nakita ko si Teresa bumaba sa sasakyan, may kasamang lalaki. Feeling ko kabit niya yun. Mga ganung bagay. Okay, oh, what else? Par, alam mo ba, nakita ko si Tonyo isang araw. Nakita ko siya dun sa may hotel, may kasamang babae. Siguro kabit niya yun, no? Oh, di ba? Ganyan ang mga Filipinos, okay? Yung pagiging chismoso at chismosa na somehow hindi nakakatulong para ma-attain natin yung progress and development sana ng Philippines. Take note, itong mga pag-uugaling ito ay parang nagiging barrier din para ma-achieve natin yung somehow progress and development ng Philippines. Okay? Tandaan nyo, malaki ang impact ng values. Diba? Sabi nga natin kanina, values serves as our guide. Okay? And then ito rin yung nagde-determine or it's a reflection of our decision, our actions, lahat ng bagay na ginagawa natin. Okay? We also have living beyond their means, pagiging magastos. So, one of the reasons why a lot of Filipinos live in poverty is because of overspending. Okay? So, since most people want to live an elite lifestyle, many resort to social climbing or living beyond their means, likas na pagiging magastusin. Sometimes, some of us think that as long as we wear designer clothes and shoes, and we send our children to the most expensive schools, it is alright to be swimming in credits and loans. O, utang dito, utang doon. Okay? Take note ha, alam niyo kahit sobrang mamahalin ng suot yung damit, hindi rin yan makikita ng ibang tao kung gaano kamahal. Okay? Nasa pagdadala yan. Meron nga yung mga iba eh, okay yung damit pero ang galing nilang magdala. Ang galing nilang ipormahan, di ba? Pero yung iba naman, ang mamahal nga ng damit, bakit? Makikita nyo ba yung price tag? O, hindi naman, di ba? Tatanggalin at tatanggalin din yan. Okay? So, my dear students, kung nag-aantay kayo ng sign, ito na yung sign. Ako na yung way ni God para ibigay sa inyo yung sign. I-add to cart nyo na yan. I-check out nyo na yan. Yung mga nandyan sa Shopee, Lazada nyo, or online mga online shopping, okay? I-add to cart nyo na yan, i-check out nyo na yan. No, I'm just kidding, okay? So, ito, negative value ng mga Filipinos, pagiging magastusin. Sabi nga nila, dapat don't live beyond your means. Later on, kapag nasa field na kayo ng work, pag natatrabaho na kayo, dun nyo na ma-appreciate at dun nyo na marirealize yung hirap kumita. Okay? Yung bawat barya, bawat sentimo or bawat papel na hawakan nyo, kailangan nyo nang i-appreciate. Okay, later on, ma-feel nyo yan. Okay, and then lack of discipline. O, yung kawalan ng disiplina. Take a look dito sa may image, diba? Ang daming basura. Okay, pakalat-kalat. We have laws and regulations in order to achieve a harmonious community. Yun naman yung ating purpose. However, most Filipinos have this penchant of disregarding the rules in order to prioritize what they want. Eh, teka, itong gusto ko, bakit ba? Mga Filipinos, may ganung pag-uugali, di ba? Kalat dito, kalat doon, o, wag na tayo lumayo. Pagdating sa face shield, di ba? Meron yung iba, tinataas lang, or parang dinidisplay lang sa may ulo. Okay, so kahit sa anong kagustuhan ng government natin na magkaroon ng harmonious community, pero yung disiplina minsan nawawala. You know what? In Japan, sa Japan kasi, ang mga bata ron, from grade 1 to grade 3, ang focus ng kanilang curriculum is all about values. Okay? Dinidisiplina sila. Kaya sa Japan, pag grade 1 ka until grade 3, hindi mo na ituturo sa inyo yung academic subjects. Okay? Wala mo na kayong English, math, science, wala pa yun. Hindi pa yun ituturo. Ang kanilang focus is on values and discipline. Parang yung concept natin ng GMRC. Okay? And then pagtungtong nila ng grade 4 onwards, dun pa lang ituturo sa kanila or i-introduce yung mga subjects na math, science, English, and so on. Okay? Kaya kung mapapansin nyo ang Japan, napaka-progressive, di ba? O kung kayo ay estudyante ko sa may contemporary world, di ba? Ang Japan, ranked 2 siya, top 2 siya sa global cities around the world. Okay? And pagdating sa Asia, hindi nagpapatalo ang Japan. Pagdating nga sa technology, lamang na sila. Okay? And then, last one, okay, last negative value of Pinoy's
passivity or lack of leadership. Okay? Yung pagiging lack of initiative, di ba? Lack of courage and lack of confidence. So, Filipinos' lack of initiative for change is also one reason why our country does not progress. We keep on complaining against the government and other societal issues. However, we do not do anything about them. Ito ang mahirap. Sa social media, rant ng rant. Rant dito, rant doon. Reklamo dito, reklamo doon. Pero wala namang ambag. O, tanungin mo nga yung mga nagra-rant. O, anong naiambag mo? Wala naman, di ba? Parang in-express mo lang yung sarili mo. Okay? So, yan ang hirap sa mga Pinoy. Reklamo, reklamo, reklamo. Wala namang ginagawa para at least makatulong sa government. Okay? So, common Filipinos also lack courage and confidence. Diba? Kung ma-observe nyo sa mga classrooms, sa churches, sa mga conference rooms, most of us don't like to sit in front of seat. Diba? Kapag pina-forward tayo, oh, ikaw na lang, punta ka na doon sa harap. Ayoko, diba? So, parang doon, makikita mo na mga Pinoy, minsan, nawawalan din ng kumpiyansa sa sarili. Okay? Lack of courage and confidence. And that explains our lecture for political self. Okay, so I hope you have learned you something today. Thank you so much for listening to my discussion, my dear students. Again, this is Sir Marvin telling you that you should never stop learning because life never stops teaching. Have a great day ahead. See you next time. Goodbye, everyone.